Kumusta mga ka-gadget? Meron na naman akong gagawing cellphone. Ang model niya is Vivo Y11. Bagong labas to ng Vivo. Ang problema niya, password. Gagawin natin, buksan natin si MRT software. Yan po. Tapos, punta po tayo kay Vivo. Piliin natin yung exact model. Number na Y11. Tapos lagyan po natin ng check yung format unlock, then run. Tapos saka po ito test point. Paalala lang, sa test point kailangan hindi siya nakababad at ugaliing tanggalin si battery. Yan po. Tapos ayan po, magra-run po yan, matatapos na po. Pag nag-run po yan, saglit lang yan, 5 seconds lang po yata yan. Automatic na po yan, tanggal na. Tapos pagbukas niya, i-on niyo po syempre. Dire-diretso po yan. So habang inaantay ko pa, no, mga ka-gadget, no, muli ko ulit sasabihin to. Please subscribe my channel and click notification bell. And please like my video and share. Lalo-lalo na sa kung may mga kaibigan kayo. Pakita rin po, share na lang sa kanila. So, kung kayo naman ay gusto mangutang ng cellphone or bumili ng cellphone, just visit our store, Connect Store, located at CyberZone SM13. Yan po. Multi-branded store po kami. So, ang trabaho ko po doon is technician po ako ng store na yon. And kung meron kayong papagawa o ipapacheck up na cellphone, punta lang po kayo sa store ko sa Imponex Store SM13. Hanapin nyo po ako doon. Free check up po tayo doon, wala pong bayad. So dito na nga po, no, yun, naglogo na po. Makikita nyo po yan pa ulit-ulit po ng logo. Huwag po kayong kabahan kasi hindi pa siya punto. Ang gagawin nyo lang po, iha-hard reset nyo lang po siya. Pagka-hard reset po ng unit, automatic po yun. Babalik na po ulit yan. Hard reset o kaya recovery mode pala. I-recovery mode lang po natin. Pag recovery mode po is volume up, ay volume down and power po. Yun lang po. Ayan po, makikita niyo po yan. Ayan. Ay, volume up pala at saka power. Tapos, automatic po yan. Mag-e-erase po yan. Ayan, mag-e-erase po yan. Ayan. Antayin nyo lang po siyang matapos. Huwag nyo tanggalin yung battery. After restart nyan, okay na po yan. So, yun na nga, no, mga ka-gadget. Paalala ko lang, no, mga ka-gadget. Kasi kanina may customer ako. Nagdala sa akin kanina ng cellphone, laglag daw sa tubig yung cellphone niya. Ang ginawa niya, ibinabad niya sa bigas ng 3 days. Mali po yun. Uulitin ko, mali po yun. Pag nabasa ang cellphone niyo, dalhin niyo sa pinakamalapit na cellphone repair shop para malinisan at maagapan yung pagkabasa ng phone niyo. Pag nilagay niyo yan sa bigas at tinagal niyo ng 3 araw, aamagin po yung bigas, aamagin din po yung cellphone niyo. Otherwise, sayang po yung bigas na pinaglagyan nyo. Kasi po, hindi po yan solusyon dahil tubig po yan. Huwag kayong maniniwala doon sa napapanood nyo sa FB dahil walang katotohanan. Oo nga, ang bigas ay nakaka-absorb ng tubig, pero hindi po yun ma-absorb dahil nasa loob po at selyado po lahat ng labas ng phone nyo. Kaya kung ako sa inyo, dalhin nyo po yan sa technician para hindi lumala. Yun lang po ang masasabi ko rito. Tips ko po yan doon sa mga customer na laging nanonood ng YouTube at sinasabi nila na pag binabad sa bigas, eh okay na po. Mali po yun. Huwag kayo maniniwala doon. Pumunta kayo doon sa ano, technician. Yan po. At doon naman doon sa mga nagtatanong din, sa mga nagpapa-unlock ng password, bakit o ganon, kailangan pabuksan yung unit. Ang cellphone po natin ngayon, iba na po compare noon. Ang paggawa, ang way ng paggawa po ng cellphone ngayon, as mas pinahirapan po kami compared doon noon na ginagawa namin sa Nokia,
sa unang Android, mas okay pala po yun. Saksak lang sa computer, program mo lang, okay na. Ngayon po, iba na. Kailangan po naming matest point yung unit para madetect ng computer. Meron din naman pong pwedeng pang program, pero kung kaya ng budget nyo, pagka pina-online program nyo po yan, nagre-range po yan ng mga, kung mga bagong labas na Vivo ngayon is nasa 2.5, 2K, 1.8, 1.5, depende po sa model nyo. Kaya kung sakasakali mang i-offer sa inyo na bubuksan yung unit, eh sige po, ibigay nyo na yung pagkatiwala nyo sa technicians. Yan po, no? So, matagal po yan, matagal po yan sa logo, no? Hayaan nyo lang siya kasi nag-optimize po yan. Huwag na natin patayin pa o tang bunutin battery. Paalala ko lang din sa pagbubukas po ng unit, ugalihin po natin tandaan na iingatan po natin yung fingerprint flex, kasi ang Vivo, ang Oppo ay naka, ang Huawei ay naka flex type fingerprint po siya. Once na nabigla mong bukas yan, automatic putol ang fingerprint niyan. Kaya dun sa mga baguhan pa na technician at dun sa mga nagpipiling technician, please yun lang, iwasan nyo, avoid that parts para hindi kayo magkabono at mahirap maghanap ng fingerprint. Hindi ko sinasabing baguhan na yung mga nagsisimula pala. Sa mga nagsisimula, pangit yung term ko pala. Sa mga nagsisimula palang mag-refer. Yun po. Yung susunod ko na video na gagawin ko about dun kay A3S, kasi may dalawang upload ako na A3S na video. Medyo cut ng cut video ko. Sabi, kinuha ko lang daw, ninaka ko lang. Kaya, kinuha na ko lang siya uli para i-upload ko, para hindi naman ako nababastos ng mga nag-PM sa akin about sa cellphone na yon. Tsaka, pinost ko kasi siya sa isang forum na sabi, in-edit ko lang daw siya. So, yung ngayon, i-re-reveal ko yung sunod kong video kung paano ko siya ginagawa. Siguro mga sa isang araw i-upload ko yun. Medyo busy kasi ako sa trabaho, kaya hindi ako ganong makapag-upload ng video. Dahil pagdating ko sa work sa SM, maraming pa rin akong ginagawa doon. Tapos pagdating dito, syempre, family muna, banding. Yan po, no? Magbubukas po yan. Yan po. Okay na siya. Makikita nyo. Wala na rin po yung password niya. Wala na rin po yung FRP niya. Format unlock lang po yung gagawin natin. So, yun na nga mga kagadget, may bago na naman tayo na solusyon na ng problema ng phone sa password. Kaya bagong ano to, bagong idea to na na-encounter ko, kasi tumingin ako sa iba't ibang forum at iba't ibang site at sa Google, wala talaga ako makita. So, laking gulat ko, minabasa ako na may bagong update sa MRT about kay Y11. So, tinry ko lang siya. Kumbaga, 50-50 chances ang ginawa ko. Kung mamatay mo yung phone, maaaring mag-abono ako. Pero kung mag-success yung phone, at least meron akong reference at meron akong panibagong knowledge na natutunan dito sa paggawa ko na to. So, yun na nga, no, mga kagadget. Okay na natuwa sa akin yung customer ko. Kaya hanggang dito na lang yung video ko. Please subscribe my channel. Yan lang po. Hanggang dito na ako. Bye-bye.